Happy Sabbath po. Ayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the time, the Sabbath. We praise you for the church organization, Lord. We praise you, Lord, for the youth, for this church who are here even in the afternoon. We ask that you forgive us of all our sins. Please send the Holy Spirit, Lord, to guide us and lead us and give us assignments what to do in the last days of your world. Thank you for hearing our prayers and just saying it. Narinig niyo po ba ako? Yes. Marhay na Sabado po. Marhay. Ang tagal ko na yung ginag-bicol. Masaya po akong nakarating dito sa inyong church. Meron pa lang church dito. Ako po ay lumaki sa Naga View. Kinakilala ko po yung mga iba sa inyong mga mukha. Kahit na hindi ko maalala yung pangalan po. Ako po ay anak ni Sir and Ma'am Pasamba sa Naga View. Palagay ko, nandun sila 1980 hanggang 1996. Tapos kami po ay lumipat sa AUP, UC. Apat na taon po kami doon. Tapos natapos na po ako, lumipat po ang parents ko sa Thailand. 8 years sila doon, tapos lumipat sila sa Africa. And nag-retire na po sila sa ating church. Uy, hindi na pala yung aking laptop. Mak, nagle-lecture pa ako dito sa church. Nagle-lecture pa ako sa church, sandali lang. Hindi lang, Mak. Nagle-lecture po ako sa church, sandali lang ako dito, Mak. Magsagot niya ito. Yung mga taga Naga View po, natawag na po. Kasi po, bukas pa paan sana itong seminar, doon sa Naga View. Kaya lang, request ako ni sister na, dali lang po. Nakagulo na ako tayo. Yan lang, diyan ko na lang titingnan. Yan. So, ito po yung ating hinanda ko po. Hindi ko lang alam kung gaano kayo ka-interested dito. Yan. So, ito po ang isa sa mga pinagkakabalahan ko ngayong mga araw, ang mag-ministry sa Facebook. Sino po may Facebook dito? Lahat ng tao yata may Facebook. Yung iba nga dyan, maraming pang account. Sino nanonood ng YouTube? Ayan. So yan po ang napakauso. Ngayon, paano natin magagamit ang ministry dyan? Unang-una po, ako po ay napunta dito sa ministry ng ganito dahil ako po mismo ay nakinabang dito sa ministry. Noon po ako ay tamad-tamad din na Adventist kahit na lumaki ako. Pinananganak ako sa Adventist School. Lumaki ako sa Adventist School. Nagtapos ako sa Adventist School. Nagtatrabaho ako sa Adventist School. Ano pang susunod? Hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Adventist School. Tinatamad pa ako minsan. Pero nung nanonood ako lagi ng video na sa internet, ng mga magagaling na preacher, ay ina-inspire ako sa mga ministry nila. At nung na-inspire ako sa ministry nila, gusto ko rin i-share yung mga sermon na na-record nila. At nung nakita kong nag-record, dahil nag-record yung mga kapatid natin sa US, napanood ko, gusto ko rin mag-record at mapanood ng iba. Ganun po pala ang motivation. Pag kaya inabinyagan sa pag-Bible study, gusto niyo rin mag-Bible study. Yun pa na nakita ko sa writings Ellen White, kung ano yung nakatulong sa inyo na makalapit tayo kay Jesus, yun din ang gusto niyo gamitin, makalapit, mapalapit yung iba kay Jesus. Di po ba? Pag marami tayong natutunan sa PAPCO, gusto rin natin gamitin yung PAPCO, matulungan yung iba. Kaya tinutulungan ko sila kahit na hindi naman ako PAPCO graduate. Okay, ano lang ako, fun. So, ang isang pong motivation ay natutunan ko po na pinakamaganda palang paraan mag-ministry ay manalangin kung anong gagawin. Kasi minsan, marami tayong iniisip, Lord, gusto kong ganito, gusto kong ganito, gusto kong ganito. Tapos napuprustrate tayo kung anong nangyayari. Yun pala po, may natutunan ako. Mas maganda, tanungin na lang natin ang Diyos kung anong gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Pagising natin sa umaga, Lord, ano pong gusto niyong assignment sa akin? O kaya pagkatapos na yung ating trabaho sa office, ano po yung gusto niyong ipagawa sa akin? Tapos bibigyan tayo ng idea ng Diyos, ng Holy Spirit. Tapos pag ginawa natin, fruitful at ang dali pa at masaya. So mas maganda, o nga naman, hindi naman tayo yung Diyos na utusan natin yung Diyos ganito, ang gusto ko yun, no? Mas maganda tayo yung servant. Ano po ang gagawin namin ngayong araw, o kayo ngayong oras. So yun po,
At marami sa mga ini-impress sa akin ng Diyos na gawin ay tumulong sa mga ministry, lalo na po yung mga layman natin at mga pastor natin na mahilig mag-preach. Isang beses po, meron akong kaibigan, hindi ko pa siya kaibigan nun. Nagsimba kami dun sa isang tahiti kasi masyadong puno yung church namin. Kaya mahilig kami mag-outreach. Kasi kahit warang si Jante sa AUP, puno pa rin yung church. Pag may si Jante, puno pa rin. Di ba, sir? Kahit December dun, puno yun eh. Kahit umalis lahat yung si Jante, puno pa rin yun. So, nung pumunta po kami sa church, merong nagsermon po. Ang haba ng sermon niya, hanggang alas 12. At nahalata po na pinutulong niya ngayong sermon niya na hindi siya natapos. Oh, may kilala ba kayong mahabang mag-sermon dito? Huh? Yan, magandang i-record. Kasi sa YouTube, walang limit ang video. Para po yung aklat. Yung aklat, kahit mahabang-mahaba yan, hindi naman inaasahan na papabasahin niyo sa 30 minutes. Hindi po yan katulad ng hour of worship na 30 minutes lang yung sermon o kaya 1 hour. Pag nag-record kayo sa video, hanggang magsawa. Kasi sa YouTube naman po, pwede naman i-continue yun. Di ba po ba? Pagkatapos na, pagod na kayo. Pagbalik niyo, makita niyo yung red hanggang dito. So, tutuloy niyo na naman. So, yung kaibigan ko po na yun, sabi ko, yung preacher, hindi natapos, baka gusto niya mag-record sa akin. Kasi meron po akong camera na binili. Gusto ko mag-preach, pero hindi man ako magaling mag-preach. So, sabi ko, baka i-approach mo yung, yung preacher. Sabi niya, si Kuya Jun ang tawag. Sabi ko, Kuya Jun, baka gusto mong tapusin yung sermon mo sa sa bahay ko. May camera ako doon. Sabi niya, matagal na ako gusto mag-record. Pero hindi ako, bumili ako ng camera. Kaya lang hindi ko maayos yung tunog. Pangit yung tunog. Yung electric pan yung naririnig. Nag-try na ba kayo nun? Oo, nag-try na kayo nun. Ito ang solusyon. Pumunta kayo sa Naga yung bukas. Kasi masyadong technical yung mga lecture. Nahiya ako mag-lecture ng technical pagsapad. Ano lang ito? Introduction. Kasi masyadong magdaming trabaho yung technical. Okay. Ano pong nangyari? So, nirecord ko siya sa studio. Yun pala sabi niya, matagal na siya gusto mag-record. Hindi siya marunong mag-operate sa camera at saka yung mic. Ako naman, mahilig ako sa camera at saka sa mic. Napapalinaw ko yung sound. Hindi naman ako marunong mag-pitch. So, pinagtagpo kami ng Panginoon. Tapos nag-record kami ng maraming sermon. At least 60 na sermon niya. Pagkahaba-haba niya mag-sermon. Average 1.5 hour. Yung pinakamahaba niya sermon, 3 hours and 24 minutes. Siguro, 5 ganyan ako nakatulog. Pero yun din ang pinakamaraming view sa YouTube. Oh, naniniwala ba kayo na dapat may 3 hours sermon? Ako, hindi ko alam. 3 hours and 24 minutes? Yun ang pinakamaraming view sa YouTube. Mas marami pa kay Mark Finley at naka kay Job Bajor. Okay. So, ganun po. Ibig sabihin po, hindi dahil magaling ako mag-camera o magaling pwede mag-preach. Ibig sabihin, maraming ini-impress ng Holy Spirit na nanonood ng internet na naghahanap ng mga katotohanan. Ang viewer dun sa channel ko po na na-observe ko ay galing sa Pilipinas kasi Tagalog naman yung in-upload namin. Kasi ba't na kami mag-upload ng English? Sabi naman si Doug Bachelor, English din yun. Si Mark Finley, English din yun. Marami naman magaling yung English. Pero Tagalog, kunti lang ang malakas ang loob mag-preach ng Tagalog. Noon, ngayon marami na po. Pero ang Bicol, wala akong nakikita ng Bicol dun sa sa YouTube. Pag nag-type ako, Bicol sermon, wala akong makita masyado. Kaya, i-record nyo na si Robert. Maraming asin. Hindi ko na sermon. Mahalap daw kasi maraming asin. Ayan po. So, ano mga benefit? Ang benefit na nakukuha ko po sa the ministry, lagi akong present sa church. Kasi pag wala akong gagawin, uupo lang naman ako din, ba't pa ako mag-aaga sa simbahan? Pero pag may dala akong camera, kailangan una ako kasi mag-set up pa ako dyan. Kaya nga mag-set up sa special song na. So, maaga ako lagi sa church. Kung yung may mga tamad-tama ditong youth, bigyan niya ng camera. Para sa imba. Siguro, makakatulong din, katulad sa akin. At tapos po, mas gumagawa ka sa gawain, mas lumalakas ang iyong pananampalataya. Para sa akin. Kasi pagpatamad-tamad na ako,
eh, yun lang. Pero pag gumagawa ka sa Panginoon, yan. So yun po ang motivation, dahil nakita natin ang napakaganda, ang isa pa pong motivation talaga ay napakaganda talaga ng katotohanan na ibinigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist Church. Amen. Kahit pakinggan mo si Mark Kinley, si Doug Patsikaw, si David Asherick, kahit sinong sermon, kahit yung sinong Adventist na preacher, parang uman lang yan. Pero iba-iba lang ang ano, ang direction, ang tawag dyan, yung angle, parang elepante yung isa, nakita yung gato, yung isa, niya. Pero pare-pareho, napakaganda ng katotohanan at talagang dapat ipangalat sa buong mundo. At pag nakita nyo ang internet, mga kapatid, alam niyo po ba ang nagtatype dyan sa internet, sa Google, di ba po? Pag may tanong tayo sa buhay, tinatype natin sa Google. Di ba? How to pray. Ang nagtatype pala po, noong 2012, nag-research po ako. Ilang tao nagtatype ng how to pray sa Google every month? 3.3 million na tao ang nagtatype ng how to pray. Every month sa Google. Kasi, paano ko nalaman? Kasi meron yun silang service. Kung mag-advertise ka sa Google, itong mga words yung gusto mong bayaran. Ito yung budget mo. Makikita mo every month kung ilan yung nagagastos, kung ilan yung hits ng word. So pwede mong bayaran mga word. Kumalabas hindi sa ads, pero sila may hindi. So nakita ko po, ilan ang nagtatype ng how to be saved? 5.5 million ang nagtatype how to be saved every month. So ang ginawa ko sa mga title ng video ko, nirename ko. Kasi yung mga title nila Mark Finley, ano yun? Ano ba, magtatitle sila ng sanctification, glorification, saka justification. Sino naman magtatype ng ganun? Oh, basta po, pag ganun. Ah, thank you po. Sino naman magtatype ng ganun? Ang tinatype ng mga tao, paano maligtas? So yung ceremony ko yun, sabi ko yun, i-type mo. I-title natin, paano maligtas? Yung kay Mark Finley, in-upload ko yung original na title, in-upload ko yung ibang title, pinatang ko yung title, How to be Saved. In-upload ko yung original na title, yung mahiwagang title. Duble ang view nung patanong. Kasi ang tinatanong ng tao, yung tanong. Pag ang tanong pareho sa title ng video, yun ang nandun sa ibabaw, yun ang ipindutin ng mga tao. Yan. Kaya po, next Sabbath, pag nag-record kayo ng cellphone nyo, in-upload nyo sa YouTube, ang title ay kung ano yung tanong na ang kasagutan ay yung sermon. Ah, kahit hindi yan i-advertise dahil ini-impress ng Holy Spirit ang mga tao magtanong ng kanilang mga tanong sa buhay sa Google. Ayan po. Ano naman to? Ayan po. Ah, kami ang nagtutulong dun sa PIC. Ayan. Dami kaming view kasi maraming dumaan din sa PIC yung mga suggesting. Nagtapos na doon. Ayan po. Si mga estudyante ko ang mga estudyante ko sa ECE. Pinanalangin ko sila ng isang taon na makonsensya na tumulong sa church. Kasi, sabi ko, alam nyo yung mga engineer, mayayabang yun. Nagtuturo pa ako sa engineering department ng AAP. Hindi ko ina-advertise ng enroll kayo doon. Kasi, pero, sabi ko yung mga natutunan, yung mga, ano, pag marami nang natutunan, mas maraming hindi nakakatulong sa church. Di mo ba? Nakaupo na lang dyan, ho? Pero pag walang alam, tulong ng tulong. O, pagka isang linggo, nakonsensya sila ng Holy Spirit. Sana, sir, turuan mo kami. Tutulong na kami. O, kaya sila na pong tumutulong doon. Kaya nakakatakas ako. Di ba? Para maturuan naman yung iba. Kasi po, ang sabi sa gospel order, teach! Di mo ba, teach? Go ye therefore and teach. Kaya yung go, nag-drive ako ng magdamag. Teach, tuturuan kayo. And make disciples. Kayo yun. Disciples of Jesus Christ. Ito rin pong pag-aralan. Kung kilala niyo si Brother Johnson Amigan, yung kapitulo, versikulo rin dati. At tinignan niyo rin dun sa scroll, sa credits. Andun niyo yung pangalan nilalagay lang nila dun. Yung pangalan kung saan-saan. Tumutulong lang naman ako dun kung ano nilalagay nilang title. Akala tuloy ng mga tao, ang galing-galing ko. Oh! Yan, pag tumuturo kayo, yung mga kaibigan na nakikita, yung mga nakikita sa TV, magiging kaibigan nyo na sila. Oh, yung sasakyan ko na bulok-bulok dyan, yung mga nakikita ko na sa TV, nakasakay na sa sasakyan ko. Oh, di ba? Minsan, ilalagay ka rin nila sa TV. Gagawa ka ng kwento na napakahiwaga rin.
So yan po ang ma-interest ko. Simula pa sa Naga View, marami na akong kinukuting-ting doon. Kahit hindi ako authorized magkuting-ting sa auditorium. Sa audio, sa video, at saka et cetera, et cetera. Pabayaan niyo lang yung mga makulit na mga kaimataan dito. Magagamit din yung makulitan yan. Pag na gamit ang Holy Spirit. Diba? Pag nakasira ng gamit, okay lang yan. Gamit naman na lang yan eh. Marami akong nasira. Sir, ako at ang pinakamaraming nasira sa Naga View. Okay, kasi kung gano'n yung karaming nasira, ganun yung karaming experience. Kaya yung tatay ko lagi akong para pinapagilitan. So ang maganda kong gawin natin available lahat yung Adventist messages sa lahat ng lingwahe. Kaya kung maganda at nandito tayo sa Naga, sino pang pinakamagaling ng Bicol kundi ang Bicol Naga? O, oh, diba? Matindi. Nalinis ko po talaga. Kaya ko ini-encourage yung mga Bicolano mag-MC Pastor Levi. Tinihanan ko siya ng camera last time. Pero masyado siyang busy. Sa Naga din po, tinihanan ko siya ng gamit. Para lang makagiging ako ng Bicol na sermon. Pero hindi naman siya ng Bicol dun. English. Siyempre, school yun. Ako nga, lawi din ako ng Bicol kasi doon ako lumaki. Nalahado dun. Pero yung nga dito sa siguro sa Bicol, kasi Bicol talaga, no? Tagalog din ba? Tagalog din, ma'am? Kahit Bicol Church. Akala ko Bicol Church na yun. Ang maganda po nito, kahit sino pwede. Basta may cellphone kayo, depende kung gano'ng kakomplikado yung gusto nyo. Kung pinakasimple lang, cellphone lang. Ganyan lang. Ganyan na lang, record mo lang. Tapos pagkatapos. Pag mabagal yung internet, huwag nyo lang i-live. I-record nyo lang. I-upload nyo na pag natutulog na kayo. Ganun ang ginagawa ko. Minsan dalawang araw nagka-upload. Huwag nyo lang hintayin. Gumawa ka lang kayo ibang gagawin. Appearin nyo dun, tapos yan po. Yan. Yung mga sinubukan ko namin. Sinubukan ko kumamigay ng DVD. Nakakapigay. Ang dami kong naubos ng pera sa DVD. Wala lang yata na-convert. Minsan mas madali, mas mabuti na lang magtanong sa Diyos kung anong gagawin kaysa mag-isip ng gagawin. Ang dami-dami kong, alam niyo yung DVD, isang bagot yun, 100 na DVD, ganyan. Sa ibabaw may plastic, sa ilalim may plastic. Ganyan karami, 100. Ang dami ko ng plastic sa ibabaw at sa ilalim, isang kahon na. O ilan naman na pabigay ko. Pero wala akong nalalaman na na-convert. Kasi sabi ng mga pastor sa akin, mga kapatid, lagyan mo kasi ng pangalan mo at saka email mo at saka address. Ay po, na. Para hindi ko malalaman. O, hindi ko nga nalaman. Naubos na lang yung aking, gana. Ito po ang nakasulat sa Bible. Have a hope to write the vision. Pag binigyan tayo ng katotohanan ng Diyos, lalo na sa ating Adventist Church, nung hindi pa uso ang video, isulat daw yung nakita. Ngayon, uso na ang video, yung nakasulat na ang dapat i-video. Baliktad na, no? Vision, derived na. Yung nakasulat sa Bible, gawin ng video. Noon, pinakita ng Diyos sa video sa kay Habakuk. Isulat mo kasi makakalimutan mo. Ngayon, nakasulat na, i-video mo naman kasi parang manapadin yung tao. Okay. Pero ang mahalaga ng katotohanan, kahit nakasulat pa ang katotohanan sa isip ni Adan at ni Eva at ni Moses, kahit nakasulat pa yan sa tablets of stone, kahit nakasulat pa yan sa scroll, kahit nakasulat pa yan sa book, katotohanan niya ng Diyos. Kahit naka-video pa yan o nakasalagay ng cellphone, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At, ibig pong sabihin itong plain, dapat malinaw. Kaya, dapat malinaw ang tunog. Kasi, faith cometh by hearing. Pag hindi narinig ng sermon, hindi, paano magkapanampalataya, di ba? Eh, napuputol kanina. Kaya, ito na lang ginawa ko. Kasi sigurado ito. Hello? Oh, pride goeth before destruction din. Pag pinagmalaki mo yung mic, mapuputol. Okay, gawin daw kong plain. Malinaw ang projector, malinaw ang tunog. Kahit hindi masyadong maganda, basta malinaw. Para maintindihan, kasi nandyan ang katotohanan. That he may run, that readeth. Magmadali, yan. Yan po. By hearing and hearing by the word of God. Nagkakaproblema po ba kayo sa music? We skip na natin to. Nagkidibati ba kayo sa music dito? Hindi niya inaamin? Hindi na nagdibati. Kanya-kanya sana. Kanya-kanya lang? Oh. Nakikipagdibati rin po ako dapat sa music. Ang kakampi ko, yung magugulo.
Kasi lahat ng music sa akin, okay lang dati. Dati ha. Siyempre, galing ako nung sa rock and roll. Ang mga sound system ko, ang lalakas. Pero minsan, pinanalangin ko sa Diyos, Lord, masyado nang malaki yung sound system ko. Pag nagpatundog ako, yung buong barangay naririnig. Kasi nag-proceed dun sa Tagaytay. Walang tumutulong sa Africans mag-proceed. So, napabili ako ng maraming speaker at sound system para matulungan sila. Eh, pagpatundog ko, sampung lakas pa rin ito. Tapos pinagsama-sama ko pa rin sa kaibigan kong ano. Ninalangin ako kasi kung mali yung pinapatundog ko, ang daming may influensyahan. Buti kung ako lang. Ay, marami ako na influensya. Nung nanalangin ako ng mga kapatid, actually, nabasa ko na naman. Kaya lang dahil music was my idol, hindi ko talaga matanggap yung mga nabasa kong testimony. Pero, hindi ko kayo pinapasamaan, ha? Pinakalit ko. Pero nung pinanalangin ko sa Diyos, Lord, ano bang gusto mo ngayon sa music ko? Pagka linggo, may pumuntang pastor sa akin, Pastor Ivan Rimocal. Sir Win, napanood mo na ba yung Ivan Myers? Yan. Hindi pa. Ako kasi marami ako pinapamigay na video na download. Hindi, wala akong time manood. So pinapamigay ko na sa mga kaibigan ko na may time manood. Tapos sa panoorin nila yun, yung pinakamaganda, sasabihin nila sa akin. Sabi na, sir, napanood mo na yun. Sabi niya, hindi pa. Lunes, sir, ano, na-download mo na? Sabi ko, hindi pa, saan pa yun? Tuesday, sir, nakita mo na. Sabi na araw-araw ako nito. Wednesday, ano sir, mas maganda yung title na ito at saka itong title na ito. Thursday. Ano sir? Tapos mo na lahat o kunti pa lang? Hindi pa. Friday. Ano sir? Sabi ko, sige na nga. I-download ko na. I-download ko lahat. Yung isang series. Tapos, pag Friday ng gabi, plinay ko siya ng times 2. Katulad yung pag-play ng Bible dun sa akin. Times 1.5 yun, kaya bilis. Times 1.5. Para mabilis yung salita. Para hindi nga kantos. Ganun. Nabago yung aking pananaw sa music. Kasi una-una, siya ay pastor, so may theological credibility. Pangalawa, siya ay itim. May cultural, hindi pwede sabihin, it's culture. Itim siya eh. Pangatlo, musician talaga siya kasi mayaman siya dati, Hollywood hip-hop artist siya dati. So ibig sabihin, may musical credibility siya. Okay. Pero po ang pinakamagandang example ng music, na nakita ko na wala nang kailangan dibati ay si Sister Ellen White. Kasi nakita niya yung music sa langit, sa vision niya. Nung nakita niya ang music sa langit, ano palagay niyo ang ituturo niya sa atin? Siyempre yung nakita niya sa langit. Actually, sabi ng director ng Ellen White Estate, minsan daw, nagkakantaan sa church, sabi ni Ellen White, tika lang, nakita ko ang heavenly music, hindi ganyan. At ganito, malinaw ang kanilang salita. Tapos kumakanta sila sa galing sa kanilang puso. Ulitin natin. Ayusin natin. So, alis ulit sila. Mas magaling ang maintindihan. So, kung may pinagkatiwalaan tayong tao, na sigurado natin ang propeta ng Diyos, at nakita niya ang heavenly music, ang tanong, anong klaseng style ng music ang kanyang tinuro? Yan ang magandang tanong. So, nag-research ang EG White State Director na si Dr. James Nix kung ano yung favorite hymns ni Ellen White, favorite songs. At nakumpile niya po yan sa isang book na ang pangalan ng book ay Songs of Zion. Oh. Lahat ng favorite, in-interview ni James Nix yung anak ni Ellen White, yung mga kamag-anak, lahat, ano ba yung favorite? At na-discover nila na meron palang kinumpile na tatlong hymnal si James and Ellen White. So, kung gusto natin malaman kung ano yung nakita at narinig ni Ellen White, alam niyo ba minsan si Ellen White? Pag napakabigat ng kanyang spiritual burden, kasi maraming pinapasaway si ang Diyos kay Ellen White, di ba maraming siyang sinusulat? So, ganto, hindi niya kilala, pero pinapasulatan niya ganto address. Sasawayin mo na ganto-ganto. Ang hirap kaya manaway. Di ba? Ang hirap manaway. May stress si Ellen White. Pag stress na siya, at tulog na, may narinig siyang magandang music. Pag-gising niya sa umaga, narinig niyo ba yung music kagabi? Sabi na, mga pamag-anak niya, hindi. Siya lang nakarinig. Ang ganda ng choir. Yung pag pinapadalaan siya ng maraming rebuke na message, at nahihirapan na siya sa kanyang gawain bilang mensahero ng Diyos, pinapadalaan din siya ng choir. Ganyan yung music. Ayan po, wala nang dibate. Diba? Sabi sa Isaiah 8:20,
to the law and to the testimony, if they speak not according, ang ibig sabihin according, ayon dun sa mga propeta. At sa, so kung ano yung ayon, yun na. Huwag na tayong humanap ng wala doon sa mga sinasabi ng propeta. Di ba po? Ayon sa mga propeta. Ayan. So, ang ginawa po namin sa Ayas, nung nag-lecture si Dr. James Nix, kantahin natin lahat ng favorite song si Ellen White. Upo sa piano. Sabi ni Ellen White, huwag kayong makatanong parang ano. Parang ano daw po. Parang kurinariya. So yung mga mahilig sa mga ano, mga lively music, natuwa sila. Pero panandali ang tuwa. Kasi nung tinugtog na sa piano yung music talaga, hymns lang pala. Ito lang pala o, oh, signal. Ganyan lang pala yung ano. So, basta lang, maganda yung pagkatugtog. Malinaw, at saka lively, at saka ganyan yung stylus. Yan na po. At saka nagkukulonate din po yan sa ibang testimony na pinapakita ng mga angel, tinuturo sa mga ibang tao, sa mga tribes. Ayan po. Dahil po, minsan, ang mga gift ng Diyos nagigiring idol. Ayan po. Maganda ang song. Kaya lang, may song na hindi acceptable. Dahil, nagigilang siyang idol. Ayan. Katulad ko noon. Merong music din na hindi maganda, hindi lang tayo magkatugma kung hanggang saan yung maganda at hindi maganda. Diba? So, ang solusyon, ayon. Ano ba yung nakita ni Ellen White? Ayan po. Nagiging offensive din ang music minsan. Kaya ako po nilalagay ito sa media ministry. Kasi ang nagdaming naglalagay ng mahirap marinig ng music sa media ministry. Eh hindi na po napag-uusapan yun. Kaya nilalagay ko ito. Kasi hindi napag-uusapan yun. Ayan po. Kahit hindi naman masyadong maganda, basta malinaw. Oh, meron daw pong rubbish. Ayan. Meron kasing pointer dito. Meron daw rubbish. Ayan po. Merong rubbish which has been brought into the church. Oh. So, ayan po ang nakita ni Ellen White. Okay, next. Maraming pong maraan. May crusade. May YouTube, may Facebook. Alin po ba ang mas gusto nyo? Sa YouTube o sa Facebook? YouTube. Bakit? Para madali. Ano na? Para maraming learning sa YouTube. Ah, oo. Marami tayong nakapanood sa YouTube. Oo nga. Si Kuya Jun, yung favorite ko na i-record, actually ang gusto ko mga tulungan, yung mga humble na tao, kasi yung mga mayayaman, marami naman silang pera. Yung mga tricycle driver na walang pera, yun yung gusto kong tulungan. Na talagang mahilig sila mag-preach kahit ang kanilang English ay ano ay baku-baku ang kanilang English ay taga Mindanao, so medyo matigas yung kanyang English, yung Tagalog niya parang taga Mindanao din yung Tagalog niya, so minsan nalalaglag ako sa upuan sa katawa, pero sabi ko sige na lang. Ano, ginagamit siya ng Holy Spirit para mag-preach. Ang makikinig din sa kanya, yung ganun din yung salita. At nang tataka ako, napakarami talaga makinig. Kaya po huwag na kayong mahiya sa inyong Tagalog at English. Kahit na ang Bicol ninyo ay bako-bako, o lawi man. Dawa ang inyong mga Bicol ay lawi. Sige lang. Try and try. Ayan po. Yung iba dyan, kahit hindi nag-aral ng theology. Ayan po. Kailangan bang napakaganda ng graphics? Mas maganda. Pero, ang nakasulat, hindi naman daw yung pang-entertain. Pang-teach. Bakit yung Bible ba? Ang ganda-ganda ba ng graphics? So, hindi naman daw yung pang-entertainment. Kaya pala po, maraming mga gumagastro ng napakaraming pera, kunti man mapabinyagan. Pero marami rin mga walang pera, dami-dami na pakabinyagan. So, marami ang kwento, kaya lang yung mga kunti, matamaan. At pinento ko. Yan po. So hindi naman kailangan masyadong mahal. Yan po, expensive. Para mas marami tayong marating. Kaya po minsan, pinipinta-kwenta ko yung camera, mahal. Pero nakakita ako murang camera. Maraming mura na lang ang camera bibili ko kasi isang mahal na camera. Hindi po yan sa akin, sa tatay ko po yan.
yung tatay ko po ay nakita niya yung ministry ko. Naingganyo rin siya ang bilhin ng camera. Ang hiningin niyo po ay napakaganda kasi ang bagal ng ikot. May battery ba yan? May battery ba yan? Ayan po, hindi naman po kailangan daw na theatrical performance. Huwag na kayong magpakahirap sa inyong mga drama. Wala man napapabinyagan yun. Meron ba? Kung hirang-hirang gawin, ha? Pero yung sermon na galing, yung talagang pag nanalangin ako, pag nag-sermon ako, na yung panalangin ko bago ng sermon ay mas mahaba pa kayo sa sermon ko. Napakaganda. O kaya pag kumakanta ako sa church, na yung kanta ko ay kinanta ko sa isip ko ng 30 beses para maintindihan ko yung lyrics. Kahit na mali yung kanta ko, ang daming nalajala. So, mas mahalaga po ang inspiration ng Holy Spirit ay sa ang theatrical performance. Ayan po. Ibig sabihin po ba, pag nag-upload kayo ng video, marami agad pinyak? Hindi. Agad. Pero, huwag tayo ma-discourage kahit kunti lang yung view. Halimbawa, pagka-upload mo, pagka minabungasan, pagka isang linggo, zero view. Siglan, no problem. Kasi kailangan ko ng steady united effort. Ah, okay. Meron pa pong isang problema tayo pag nag-media ministry tayo o kahit anong ministry. Ito po. Pag umabang na tayo, yun, wala nang success. Yan. Pero may Bible study kasi. God bless po. Thank you po. Yan, mga nag-Bible study. Yan ang i-record nyo. Kasi alam na nila ang puso ng tao. Tayo mga bata pa, hindi na tayo marunong Bible study. Kung ano nakasulat yung binabasa lang natin. Sila, 20 years na sila nag-Bible study. 30 years na sila nag-Bible study. I-re-record na lang sila. Mas marami kayo yung success pag sila na-record nyo. At pag nakikinig kayo ng kanilang Bible study, natutunan niya rin kung paano Bible study. O, di ba ma'am? Kaya po, yan. Huwag lang tayong may abang. Ayan po. Kasi pag yumabang, sabi namin, present namin, ang dami namin view. Yung linggo, pagkatapos namin yung nagbayabang, yung views namin buwaba. Sabi namin, binomonitor pala ng views yung payabangan natin. Huwag na tayong may abang. O. Ayan po, marami sana tayong success, kaya lang, mayabang tayo. Yun po ang problema. Okay, ayan po. So, nasabi ko lang po yung title, maganda. Sa YouTube, maganda yung title. Sa Facebook, maganda yung marami kang friends. Sa YouTube, pag maganda yung title, pag question yung title mo, at yung question ay yung talaga yung tanong na hinanap ng tao, doble ang view. Kaysa dun sa, ang title ay original na title na, ano, hindi parang tanong. Ito sa YouTube, pag tumatanda yung video, mas lalo din madami ang view. Sa Facebook, pag tumatanda yung video, nakakalimutan kasi nandun sa ilalim. Ang haba ng scroll. Although, meron din sila na ngayon na ano, parang recommended. Nagagaya-gayaan kasi yung dalawa. So, dito naman sa Facebook, kasi ang ginagawa ko, ina-upload ko sa YouTube, pinipaste ko sa Facebook. Parang pakinabangan ko yung views ng YouTube at napakinabangan ko yung social network ng Facebook. Tapos po, napakaraming groups dyan. Pag madal-dal kayo sa Facebook, maraming mag-add sa inyo. Sa akin, maraming nag-add kung saan ang church, mga federation, mga ganun, mga grupo ng pagkataan. Ang dami-dami nag-add sa akin. Pag nag-paste ako sa group nila, nadadagdag na ng average 10-20 views. Yung view. Minsan, pag nag-taste kayo ng alas 7 ng gabi, or alas 7 ng umaga, or alas 6 ng umaga, yun ang maraming hits sa Facebook. Ito po, naman sa YouTube, di ba po nga nakaka-distract? Minsan nakakainis yung nag-distract yung related video. Bakit kasi may related video? Nakaka-distract. Pero kung pinilang ko yung traffic ng channel ko, by the way, lahat tayo pwedeng buha ng sariling channel. Kaya ako nilalexin ito para lahat tayo buha ng channel. Hindi lang ito para sa akin. Lahat po tayo pwedeng buha. Libre naman po. Yung sa akin lang, hindi ko nilalagyan ng advertisement. Kasi, nakakonsensya ako ng advertisement. Kasi hindi mo lang pwede i-open yung pag-Sabado. Sa akin lang yun, hindi ko sinasabi yung work kayong gagawin. Kasi may mga ibang ministry na gumagawin. Pero sa akin,
siguro yung course yung monetization. Ay, inisip na ito, marami na yung income si sir sa channel niya. Hindi ko yung in-on. Kasi, pag may pera na yung ministry, magugulo na yung isip ko. Hindi ko in-on. Pero minsan may lumalabas na ads. Kasi, may music na kasama yung na-record ko. Pag may music at may nag-claim ng copyright, yung copyright na nag-claim, lalagyan nila ng music, yung video, kung hindi matatanggalin yung music. Ay, minsan di mo matanggalin yung music. Hindi may lumalabas doon. Ang income yun sa kanila. Kaya, gusto ko mag-start ng record after ng special number. Kasi kahit itong mga nandito, may nag-claim ba naman ng copyright? So, yun po ang mga bagay-bagay na nangyayari. Yung dito na recommendation o suggestion sa site, na-realize ko po, nakikinabang din tayo dun. One-third ng taong nag-review ng videos ko, dun sila nag-pindot sa related. Sa related sila nag-pindot, kaya sila napunta sa site. Ayan po, tinatanong ni Brother Kalina kung naka-live daw. Pag gusto natin mag-live, kailangan natin mabilis na mabilis na internet. Sa IT, mabilis na yung internet namin. Ang binabayaran natin namin dyan, parang 100 plus thousand a month. Pero minsan na, puputol pa rin yung aming stream. I-off na namin yung internet ng buong school. Napuputol pa rin minsan. Ang ginagawa ko po, hindi naman ako walang mabagal naman internet namin. Wala na ako actually internet, nakiki-internet na ako sa kapatid ko. Nag-record lang ako, tapos in-upload ko. Pagkalinggo, nandun na yun. Diba? Huwag nang hihintayin. Ayan po, ano pa lang nandito? YouTube. Maraming nanonood ng YouTube sa TV. Diba po yung mga smart TV? May nakabitin na YouTube. Minsan may nagpadala ng picture. Uy! Sa Japan, ang laki-laki talaga ng TV nila, parang ganyan po sa ano, sa work. Nasa na sala. Sabi ko yung record namin, ang laki-laki. Hindi ko yun dyan. Buti na lang, HD yung kameran ko na maniit na nabili ko lang doon sa second hand. Yung pala yung mga tao sa Japan, ang karamihan po nanonood ng mga Pilipino na mga Tagalog ay mga OFW. Karamihan, Pilipinas, US, Saudi Arabia. Yung mga nasa Pilipinas, dapat pumunta na sila sa church eh. Huwag na sila mag-order kasi nandito na sila. Yung sa US, marami mga church nung karoon sa Saudi Arabia. Kahit mawala lahat yung Philippines at saka yung US at saka Canada na views ko. Pero yung mga business ko, nanood lang sa Canada lang, ay sa Saudi Arabia. Masaya na ako. Kasi yung auntie ko sa Saudi Arabia, nagtatago ng Bible. Bawal yata ng Bible dun. Yung YouTube, hindi man bawal yun. Sa YouTube sila nanonood. Oo. Oh. So, hindi man ako makapunta doon kasi expired yung passport ko. At least mag-upload ako, marami yung natutulungan. Sabi ko kay Kuya Jun, si Kuya Jun po, yung tricycle driver na ni-record ko. Kuya Jun, ilan ang kaya mo i-Bible study sa isang araw? Sabi niya, siguro yung 5, marami na yun. Tingnan mo itong isang video mo, yung pinakasikat niyang video. Ilan ang view isang araw? 20. Ibig sabihin, 20 ang Bible study yung nirecord namin isang araw. Isang video lang yun, 60 na yung nirecord niya. Minsan nananalangin kami bago mag-production. Kami lang dalawa sa studio. Sa yung preacher, ako yung taga-switch. Mamaya, nakakatulog na ako, makabakas siya ng sermon. Minsan sabihin, pag sinabihin niya po, basahin natin, switch ko para yung PowerPoint na makita. Tapos pag nag-express na siya, switch ko naman para yung mukha niya na makita. Pag nag-appeal na siya, impress ko naman yung isa para yung close-up naman. Pag nagagawa yung kumain niya, yung wide shot. Minsan, nag-i-explain siya, nakatulog na ako. Sabi niya, tingnan natin ang slide. Eh, nakatulog na po ako. I-explain na rin siya. So, pag tinignan natin ang slide, guys, tatlong beses ko na yata narinig yung tingnan natin ang slide. Inundot ko na. Nakatulog na kasi pala ako. So, maraming nanonood po sa ano. Yung ginagawa natin, kasi nag-sermon na rin lang naman dito. Pag i-record mo, yung cellphone na pinaghirapan, i-research at ipanalangin ng inyong preacher, gagami pa yung, hindi lang yung nandito yung makikinabang, pati yung nandito sa internet. Ang sabi po ng Diyos kay Ellen White, huwag ka nang magpara-preach ng kailangan ko yung mga appointment. Diladagdag ko na lang ito. Sa, ano, burang na kaya siya, magagalag lang siya. Kung ito mga nakakadaog sa iya, ma, hindi naman man. So, sabi ko ng Diyos sa iya,
magsulat ka. Write, magsulat ka. Yung mga messages, sulat mo. Kaya po marami tayong nababasa ngayon dahil sinulat niya. Kung sinermon niya lang lahat yung mga messages, namamatay naman yung nakarinig sa kanya. Makakalimutan, ma-distort yung memory. Sinulat niya. Pero kung may video na yung panahon na yun, talagang paparecord niya ng Diyos kay his wife. Para marami tayong makapanood. Ganun din po ang sabi kay Habakuk, sulat mo. Ganun din po ang sabi kay Ellen White, sulat. At kung gusto natin, dumami yung ministry natin kahit na namatay na tayo. Meron akong yung kamag-anak namin na NTUC Communication Director dati, si Pastor Larry Pair. Uncle ako nun. Sabi niya, uncle kita pero ano lang ha. Huwag na lang uncle ang tawag mo sir. Namatay na po siya. After 2 years, may pumunta si NTUC. Pwede po makita si Pastor Larry Pair. Ay! Bakit po? Kasi 2 taon na akong Adventist. Nakarinig ko yung kanyang sermon sa barko. Gusto ko siyang mamit. Namatay na pala, 2 years nang namatay. So kahit namatay na tayo, nakakapabinyag pa rin. Oh, amen? Kaya i-record na talaga bago matay. Yung mga magaling mag-preach, i-record na po natin. At matay mo matay, kaya i-record na talaga natin. Si Moses namatay, o at least nagsulat siya. Genesis, ayan po. Basta lang po, yung i-record natin, yung sigurado lang natin. Sabi niyo sa church manual, pulpit, not forum. Ang forum, yung usap-usapan. Ano kaya ito? Ano hindi? Gato, gato. Yung hindi natin sigurado, huwag natin preach. Pero yung talaga nasa official documents ng Adventist Church, nasa fundamental beliefs, published ng General Conference Ministerial Association ng mga fundamental beliefs ng book, na yellow, or yung blue. Yan! Yung mga gawa ng marketing link, gawa ng amazing facts ng mga slides, yun, sigurado tayo kasi maraming nag-aral doon. Pero yung mga, yun na kasi may naisip tayo, may tinatawag na theological forum, doon tayo usap-usap. Pero yung mga ipipress natin, i-record natin, yung mga sure tayo. Kasi po, ang sabi, ayon, if they speak not according to this word. Sabi sa 1 Corinthians 14, despise not prophesying. Sabi sa Joel 2:28, in the last days, your men, your women, your dreams, your young men shall see visions. Many shall prophesy. So, sabihin na natin yung mga prophecies. Sabi sa 1 Corinthians, covet to prophesy. 1 Corinthians 14, covet to prophesy. Gusto natin lahat mag-sermon. Pero dapat yung malinaw. Kasi yung 1 Corinthians 14, dapat yung speaking of tongues na intindihan din. Okay, pero yung first verse at saka yung last verses, ini-encourage ko na lahat ay mag-enroll sa PAC ko. Oh. At saka mag-enroll sa Naga View. Oh. At saka mag-enroll sa AUP. Yan, na-advertise ko na po ang mga ministry ng tinutulungan ko. Kasi galing din ako sa Naga View, AUP rin ako record. Kung saan po ang pinapanalangin niyo at sinagot ng Diyos kung saan kayo pupunta. O, di ba magka-college of medicine ka, no? Okay. So yan po. Ano pa bang nandito? Yun lang sa songs. Sa PIC, kaya namin hindi nire-record. Pag may song na ano, mukhang copyrighted, nilalagyan namin ng ibang song. So, iba yung naririnig sa church na song, iba yung naririnig sa stream na song. Kumahanap kami ng hindi copyrighted na marching na graduation song. Kasi pag na-monitor ng Facebook, puputulin yung stream. Ganda rin yun, para yung mga magugulong song, hindi rin napupunta doon sa stream natin. Ayan. So, yan po. Sa mga simple lang, cellphone. Video ng cellphone. Sabi ni Moses, what is in your hand? Sabi ng Diyos, what is in my hand? Cellphone, may rad siya. Okay, kung ano yung nasa, meron na natin, yun. Huwag nga kayong mangarap muna ng mga mahal. Mahirap magsimula ng mahal at magtapos ng mura lang pala. Mas mabuti magsimula ng mura, pagkailangan ko na ng mahal, kunti-kunti. Di po ba? Parang business. Better to start small and end big than start big and end small. Di ba? So, ano yan? Dahan-dahan lang. Para, pero kung marami kayong pera, maganda rin. Di ba? Ayan po. So, hindi ko na po masyado explain to para pumunta kayo sa Naga View bukas.
Kasi alam niyo mga kapatid, sabi ko, pag-lecture ba ako ng masyadong technical pang Sabado? Ano example sa Bible? Meron bang ganun? Ano example ng spirit of prophecy? Yung mga kinagamit naman yan sa ministry. O man, no? Pero pagtuturuan mo gawin niya sa ministry, parang hindi ako comfortable. Pero humanap ako ng reference. Ang na-interest sa akin ng Holy Spirit ko. Ganto. Yung mga nurse at doctor, pwede ba ang ministry pag Sabado? Pwede. Pwede pa pumasok ng medical school pag Sabado? Pero kung ako, nakakonsensya ako kasi anak ng pastor, pumapasok po sa body. Tapos may ibang nag-iyak-iyak din sa NTUC. Nag-take ako ng full exam, nakapasa ako pero wala ko kwenta yung aking papel kasi pumasok ko na sa body. So nagsisisi lang. Kaya doon lang kayo sa ATV. So lang. Kaya yun po ang kinapair ko. Kung hindi tayo comfortable mag-aral ng nursing sa outside school ng Sabado, kahit na yung nursing ang pwede mong gamitin pag Sabado, kaya lang kung nurse ka o doctor ka pag Sabado, yung income mo ng Sabado, sabi ng Edward, hindi yun para sa'yo, para yung sa ministry mo. Pero ikaw rin mag-manage. No problem. Gamitin mo sa outreach mo, sa ministries mo. So kung hindi ka pwede mag-aral ng nursing at doctor pag Sabado, pero pwede ka mag-nurse at doctor pang Sabado. Therefore, may basis ako kung bakit pwede tayo mag-set up pang Sabado. Pero magturo mag-set up pang Sabado ay hindi ako comfortable. So, therefore, pupunta kayo sa Naga View bukas. Aras lang siya po. Ayan. At pag magaling kayong makinig, papahiramin ko kayong gamit. Narinig ba niya? Narinig ba niya? Pag nag-gets niyo lahat yung lecture ko, papahiramin ko kayong gamit. Ayan. Ayan. Ah, mamahal kaya niya. Oh, hindi nga ako makabili niyan. Siyempre. Layo-layo nang nagabili, tapos hindi mo makikituruan. Malayo pa sa amin. Pag-edit? Hindi ako marunong mag-edit, pero tuturuan ko kayo. Paano mag-edit na hindi gagamit ng pirated software? Siyempre, sabi sa Bible, the Lord hates robbery for offering. Huwag nga ako patapos yung offering mo. Diba? So, natamaan na kayo, no? Sorry, ha? Pero, walang ibang magsasabi niyan, pirated software niyan, kundi yung picture ng kumsay. Kasi kami mismo gumagawa na ng software. Kasi mga kapatid, the Bible and the Spirit of Prophecy respects copyright. Kung hindi natin i-respect ang copyright, paano na yung mga literature evangelist natin? Magpasirap na lang tayo ng Bible story, huwag na tayong galing 10,000. Di ba? Pero pag naiintindihan natin yung kaibigan natin na Ellie, na nagsulat ng book, ayaw na natin nakawin yung ipasirap na lang yung kanilang trabaho. Ewan kami, gumagawa kami ng software. Tapos, inyong nila. Marami na ang free. Ano maganda? Maliban sa isa crime, we have to be a good example. Noon, mahirap yan mga kapatid, pero tuturuan ko kayo kung paano matakasan lahat ng mga kalabuhan na ginagawa ko rin dati. Okay. Siyempre, sino pang sabi nga ni Paul, sinners of whom I am the chief. It is a blessed news that Jesus Christ has come for sinners of whom I am the chief. Okay. Meron po akong tinulungan yan sila kayo, Johnson. Napakaraming nakikinabang dyan. At napakaganda na kanilang sagutan. Palagay ko, talagang ginagamit sila ng Holy Spirit. Mas madaling tumulong sa mga talagang ginagamit ka ng Diyos. 13 years na kami sila nag-radio. Kaya yung mga experience nila dito ng malayman, yung mga mag-radio, pag ni-record niyo po, mas madaling ngayon. Kaysa tayo pa mag-aaral. Mag-aaral din tayo, pero pag yung experience din yun. Ayan po, nagsimula ako noong 2007. Saan yung aking pointer? Ilang view? Wala. Ayun eh. Pagka ilang years, nakalang tumataas. Tapos po, ito yung pinaka-masipag ako mag-face sa Facebook hanggang nababan na ako ng Facebook. Tapos dito, napakasipag po dito hanggang na-persecute ako. Bumaba. Tapos,
natanggal yung persecution, tumaas ulit. Huwag ko nang sasabihin kung ano yung persecution. Ito naman po, cellphone lang ito, ang dami-daming view. Meron po ba kayong ditong doktor na mahilig mag... Kilala niyo ba ito? Hindi ito Adventist, pero gusto ko lang gawin example. Si Dr. Willow, ang dami-dami niyang view. Dami. Ang gamit niyang equipment, cellphone lang. Ibig sabihin, hindi naghahanap ang tao ng mga magandang equipment, napaka-mahiwagang yung graphics. Yung information talaga ang hanap ng Diyos. Kasi ito eh. Ayan, dami-dami po niyang view. 255,000. Ano naman ito? Hindi naman makita. Basta po, mag-try tayo. Ang Diyos ang nag-bless sa views. Dumadami. 20 million minutes ang time ng channel. So, yung in-upload ko doon, ang total time na view, 20 million minutes na ang na-lecture. Dami, no? Magtuturo na ako sa AUP, ilang minutes kaya ang influence ang doon. Pero pag in-lecture natin, in-upload natin lahat, bumalaki yung ano, pwedeng gawin ng Diyos gamit yung ginawa natin. Kala ko ba yung gawin? Ang Holy Spirit mag-impress ng tao na manood. Kasi pag mayabang ako, walang manood eh. Katulad po nun, si Kuya Jun nag-sermon, 666 and Mark of the Beast. Ano, 58,000 view. Sabi ko maraming view yung topic na yun. Nag-sermon din ako nun. Ilan yung view sa akin? 200. Bakit sa akin 200 lang? Sabi ko si Kuya Jun, ilang dekada na ba yan nagbabible study? Siguro 30 years na yun siya. At saka manalangin talaga siya, talagang seryoso. Mag-bible study siya, seryoso talaga. Kaya, kailangan ko rin mag-seryoso. Ayan po! Ano naman ito? Hindi rin makita. Ito po yung mga visitors sa iba-ibang countries. Ayan, ito yung mga bago. Dahil pinakita ko ito, Ma'am Jelay, kasi meron dito ng zero views. Yung video niya. Yung last month, nire-record ko sila, mga amazing pa. Yung mga gusto mag-record. Huwag tayong mapapagod kahit na walang view. Ayan, walang view. Meron kami video na zero views. Pero ngayon, meron na yatang two views. Oh. Okay lang yan. May mga video na marami, may mga video na konti. Okay. Katulad po itong Hope Channel. Hindi na makita, sorry. Ayan, ito po mga top. Ito si Don Bachelor. Kahit sino mag-upload dito, ang daming view. Kasi yung pangalan niya, kilala. Ang kaibigan ko, Jun Lumingit, kahit saan mag-upload na channel, marami na rin. Dahil sa pangalan. Pag nag-upload ako ng Daily Update, ang dami rin view agad. Pag nag-upload ako ng Landiskit, ang dami agad view. Kasi yung pangalan ko, malaki ang maraming nagsisearch ng pangalan. So maraming na rin sa Hope Channel, itong mga Tagalog, nag-upload din pala sila ng mga, ano dito, English. Ito po yung Pilakayo Johnson, hindi ko rin makita ang view. Ayan po. Ito po yung pinakamaraming view na alam ko na Adventist. Kailangan nyo ba? Diyan sila na-convert. Talaga? Sino? Sila Sean. Ikaw? Saka si Sean. Ang daming, ito ang pinakamaraming pinakikita ko. Ito may ads siya, kasi ito talaga ang profession niya. Hindi siya mag-boring, baduy ang kanyang editing. Pero nalaman ko, pinaka-edit niya na pala sa iba. Nagsisayang, anong gamit niya? Webcam. Webcam lang yan. Pero talagang seryoso siya. Ayan. So kahit pala dito, may mga testimony tayo nito, no? Siyempre, yung amazing facts. 10 million views. Ito naman, yan yung Apple Lectures. Ang isa po sa mga pinakamaraming hits na title ay yung 666 Mark of the Beast. Paano ko po nalaman? Kasi in-upload ko lahat yung sermon ni Mark Quigley. 23, 24 na sermon. Hiningan ko po lahat, ang pinakamaraming hits yung Mark of the Beast. 666 kala Mark of the Beast. Sabi ko, bakit po kayo? Siguro maraming na-curious yun sa topic. So sabi ko kay Kuya Jun, subukan mo kayo Tagalog dito.
mag-preach ka lang ng ganito. Yun yung pinakamahaba ng sermon. At yun din yung pinakamaraming hits. Nagtataka ako, bakit mas marami pang hits yung kay Kuya June na Tagalog kaysa kayong kay Mark Kimby na English? Alam niyo ba kung ano explanation na aking na-observe? Kasi pag tinayip natin sa YouTube, 666 Mark of Release, ang dami English. Pero pag tinayip na ako, marka ng hayop, isa lang ang lumalabas. Si Kuya Jim lang pala ang unang nagsermon sa buong mundo ng Tagalog na marka ng hayop. Kaya ginaya ko, 200 lang yun, yun ko. Iba pa rin talaga yung magaling manalangin. At sabi ng aking kaibigan ng pastor, that man is anointed by God to preach. So may mga tao talagang binigyan ng Diyos ng gift ng preaching. I-record na lang po natin ng ating mga gamit. Ayan po. So, anong buong bigol ng 666 at saka Mark? Anong bigol? I-translate. Ano? Hindi yung 666 yun lang. Pero yung marka ng hayop, ay bigol ko ba yun? Oh, yun na rin yun. Ang hayop. Bako na ng tan. Meron din yata. Marka kang hayop. Parang ang pang. Marko. O na kaya, lagyan na lang po natin, Tikol Sermon. Pag minsan po nag-upload ako, sabi ko, ano kayo mag-upload ako, title lang, Tagalog Sermon. Meron kayo naghahanap ng Tagalog Sermon. Hindi lang po talaga, Tagalog Sermon. Yung isang sa mga sermon ko, nire-upload ko, Tagalog Sermon. Ang dami rin view, 200. Sa akin kasi 200 marami na eh. Kasi hindi ako masyadong sikat. Yan. So, sa PIC, ang dami namin view. Hindi dahil magaling kami, o magaling ang picture, dahil marami lang naninis nila yung PIC. Church namin sa AAP. Malaking church. Naninis nila yung AAP, naninis nila yung PIC, kaya marami nag-view. Kahit hindi advertise, 5,000 ang view. Pag-graduation, 55,000, 58,000 ang view. Kasi marami na pong nagdaan din sa AAP. Ayan po. So, ayan. 15,000. Ito po, ang maganda is encouragement. Ito yung Batangas SDA Church. Midweek, AY, Vesper, Aral Worship, Sabbath School, lahat naka-stream. Sila yata, alam ko na pinakamatagal na nag-i-stream. Pero kunti lang din ang view nila. Kasi kunti lang ang dumaan din sa church nila. Hindi kasi marami ng Pasay, Adventist, PIC. Pero mas mabuti po, kasi may nanonood na lang sa inyo na hindi nanonood sa amin. May nanonood na sa Batangas na hindi nanonood sa amin. So lahat lang tayo gagawa para mapuno yung internet ng Adventist na. Kasi pag nag-impress ang Holy Spirit na magtatanong na sila ng kamarami, matype nila sa Facebook lahat yung tanong nila sa buhay, matype nila sa YouTube lahat, sa YouTube, sa Google lahat yung tanong nila sa buhay, dapat yung mga sagot natin na doon na. At marami ng view dati. Diba? Diba doon? Ito, mag-head texture ka. Dr. Willie yung nababae. Ang gamit lang yun, iPhone, saka ano ma'am, iPhone lapel. Diba meron silang lapel na kinuklik para malapit? Kasi mas malapit yung mic, mas makunti yung noise compared din sa voice. So yung ratio lang, dapat ilapit yung mic. Ito na lang po yung sila ko yung Koy Johnson, Amikan, at ako nandito. So, dahil binibigyan tayo ng katotohanan ng Diyos, at hindi talaga tayo makapagpigil. Ini-impress tayo ng Holy Spirit na hindi pwede tayo lang nakakaalam. Gusto natin i-share. At ini-impress din tayo ng Diyos kung paano manalangin. Kung hindi po tayo marunong manalangin, ipa, manalangin natin na matuto tayong manalangin. Minsan po hindi nag-tatak. Ano ba yung ipapanalangin ko? Hindi ko alam. So pinanalangin ko, namalangin ko kung anong ipapanalangin ko. Yan po, sinisimple ang buhay. At binibigyan tayo ng mga talents, mga interest, at mga opportunity. At mga kapatid, maraming mga gumagawa ng sarili nilang gawain, sariling idea. Pero pag sinundan natin ang instruction ng Diyos, mas maraming success. Yan po ang observation ni Pastor Mark Kennedy. Yung mas sumusunod sa Bible and Spirit of Prophecy, mas successful sila ng ministry. Yun lang po, simple lang ang buhay. Tayo ay mga servants ng Diyos.
sunod lang tayo sa utos ng Diyos. Nalalangin tayo sa... May mga tanong po ba? Kung may tanong po, i-type nyo lang sa Google. Pero lagyan nyo sa dulo ng Adventist. Para Adventist yung sagot na lalabas. Sa ating sipak. Ito, ito mga ito. Oo, meron akong ginawang search engine. Ang sinesearch lang niya, puro ang official website. Plus, amazing facts. So, ang daming sagot dun. So, tayo po ay mag-close para sa panalangin. Our God in heaven, we praise you, Lord, for the opportunity to observe what you are doing, what the Holy Spirit is doing in these last days. We give you, Lord, all the credit and the praise for what you are allowing us to participate in. We like to continue to work with you, Lord. We want to ask for assignments, for inspiration of the Holy Spirit. Teach us what you do, Lord. The great controversy is so complicated for us to understand. And we totally depend on you, Lord. We don't know what to do, what to preach, what to say, how fast, how slow, what to emphasize. And we don't know also what the enemy is trying to do. That's why we totally depend on you, Lord. Without you, we can do nothing. We ask that you pour your Holy Spirit upon this church, Naga Central Church, Lord. We praise you for the talents, the opportunities, and the interest that you have given them. Please continue to lead and guide us, Lord, and help us help each other so that more people can be saved from the sins in this world, like how you have saved us. Thank you for forgiving us from all our sins and from saving us from all our righteousness in Jesus' name. Amen. So, alas 8 po, 8:30 sa yung mga gusto na ako curious lang po sa technical side sa AAP. Salamat sa Nagabiyo. Nagabiyo.